Meron pong isang nagsabi na sabi niya, growth must be chosen again and again. Bakit mo sinabing ang growth ay it must be chosen again and again? It is because marami po mga tao hindi na po lumalago. Okay? Once you don't grow, it affects your productive life. Yung productivity mo. Paano na kung hindi ka magiging productive? Paano yung family mo? Paano yung personal life mo? Paano po kung hindi tayo nagiging productive? I want you to hear, your productivity is the byproduct of your growth. Don't forget that, okay? Your productivity is the byproduct of growth. Therefore, you cannot be productive without growing. So what is your goal? To produce or to grow? Yan ang magandang tanong. Unfortunately, there are thousands of people, the only thing they want is the production of their life, their productivity. They want to become productive, they want to become fruitful, not knowing that product, the fruit of your life, is just a byproduct of your ongoing growth. So if I were you, I will begin to focus on my personal development, personal growth, then I can assure you, life can be productive. Di po ba? Parang ganito, huwag ka lang mag-isip ng production ng life mo. Tingnan mo yung process of your growth. Okay? Ang dami ko po nakita mga tao, gusto nila yung production, yung productive ang life. Hindi nila alam, ang productivity, process yan. It's a process of growth. Okay? Yung iba ho, gusto nila kaagad 7-digit salary o kaya 7-digit income sa business. Pero hindi yung madali yun. Ipaprocess ka pa doon. Mag-grow ka pa doon. So, ano mahalaga? Fruitfulness o growth? Ano mas mahalaga sa inyong tingin? Growth or fruitfulness? Growth or productivity? Ano mahalaga sa palagay nyo? Ano mahalaga? Di ba sasabihin mo, Pastor, tingin ko growth, you are right. Mas mahalaga po yung paglago mo. Kasi po, yung productivity, hindi tayo pare-pareho meron yan. Bakit? Hindi naman tayo pare-pareho lumalago eh. Ang productivity, nakasalalay po sa inyong paglago. Fruitfulness is so important. Okay? As much as you want to produce, maging fruitful tayo, but it's always a big question about your growth. Nag-grow ka ba? Okay? May kasabihan pong one can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must be chosen again and again, and fear must be overcome again and again. Ito po yung dapat nating matutunan kasi ang bawat po tao, kinakailangan niya pong matutunan that we need to grow. Okay? So may sabi po, don't go through life. Grow through life. Don't just go through life, but grow through life. Yan po yung kailangan nating maunawaan, mga kapatid. When I'm reading my scripture, ang dami ko pong binabasa mga Bible verses, may nagsabi, ang John chapter 15, babasahin ko po sa inyo ang John chapter 15, ano? But before I read that passage, I believe that the sweetest way to triple your success is to double your investment in personal growth and development. Tandaan niyo sinabi ko, ha? The swiftest way to triple your success is to double your investment in personal development and growth. Sa Tagalog po, kung gusto mong madoble, maging triple ang success mo, i-double mo ang iyong investment sa iyong personal growth. Okay? Sa John chapter 15, babasahin ko po, I am the true vine, ang sabi po ng Bible. I am the true vine, and my Father is the gardener. Verse 1 po yan. Verse 2, sabi ng Bible, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Verse 3, ang sabi po ng verse, You are already clean because of the word I have spoken to you. Next verse, Remain in me
as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. And verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And then he said, apart from me, you can do nothing. Pag binabasa po natin itong principle po ng tinatawag po natin bearing fruit, alam niyo po, kapag pinag-aralan niyo po itong mga to, para sa akin ganito eh. Wala pa ako nakitang puno na naging fruitful na hindi stable. Let me start from that. Stabilize mo life mo, please. Stable mo. Kasi pag ang puno po hindi stable, hindi nakakapamunga. Hindi pwede yung masaya ngayon, malungkot bukas. No, stability. Can you say that word, stability? Kayo ba stable na? Ang paglago nyo ba, stable ba, tuloy-tuloy? O malago ngayon, bukas backslide? Bukas iyak, repent, backslide ulit sa isang araw. If you cannot be stable, you can never be fruitful. I will repeat that. If you cannot be stable, you can never be fruitful. Because fruitfulness requires stability. The word stability means remain. So God said, remain in me. Be stable with me. Huwag kang pabago-bago ng isip. Yung iba sa inyo, nagsimba ngayon. Sa next week, magbabago isip niyo, hindi magsisimba. Di ba? Gusto ko mag-cell group next week. Magbabago na naman. Hindi stable eh. Aatin ng life class, mawawala sa next week. Next week, babalik na parang ayaw. Hindi ka kasi stable eh. Walang productivity ang mga taong walang stability. Naranasan ko po yan kasi pastor po ako ng 34 years. Alam niyo po ba si Bishop Oriel? Ako po yung pastor na 34 years na hindi umalis sa church. Hindi ako nag-quit. Hindi ako lumipat sa ibang simbahan. Pinilit kong maging stable as a pastor. Hindi ako umayaw, nahihirapan ako, ang dami kong problema, pero ginawa ko po, nagpaka-stable ako. Nung nagkaroon na po ako ng stability, pwede nang palabasin ang bunga. Fruitfulness is the byproduct of your stability. Okay. Taas yung kamay na gusto maging fruitful, mga kapatid. Gusto bang maging fruitful? Ha? Stability is the right word. When was the last time you make a decision? Stable ko life ko ngayon. Ha? Gawin nyo isang araw, mag-decide ka. Stable ko talaga life ko. Ayoko nang pabago-bagong isip ko. Magmamahal sa Lord. Mamayang konti kalibutan. Magseserve. Aayaw. Huwag kang ganun. Wala pa ako nakitang lumago. Basahin nyo yung Bible. Yung reward, remain in me, means stability. When you have relationship with God, when you have connection to God, if you connect to God, remain. Stable ka doon. Ha? Pag namuhay ka ng tama, stable mo na. Tama na nga buhay mo eh. Mamaliin mo pa, lalong di ma-stable. Are you listening? Nag-aaral ka na, haluan mo ng mali-mali, hindi ka magiging stable. Stability is the word for today. Kasi nakita ko po yung stability talaga, ito yung number one problem nung maraming Kristiyano. Pabago-bago isip, nagdo-double mind siya, di ba? Gusto niya mapalapit sa Diyos. Bukas isang araw, ayaw naman. Matatamar. Yung bang hindi stable eh. Di ba? Kailangan mo ng stability for the sake of your productivity. Ha? Magpunta ka sa trabaho, makita ka ng boss mo, hindi ka stable, tatanggalin ka. Kasi po, I want you to hear this, ang mga taong hindi stable, nadi-disqualify sa magagandang bagay. I will repeat that. Pag kayo po hindi stable, nadi-disqualify ka. So dapat, stability is your consistency. Kung magkakaroon ka ng consistency, doon sa stability ng life mo. Okay? Pwede bang bigyan ko kayo ng mga stability thing? Okay? Para ma-stable po kayo. Ha? Hindi kayo, hindi po tayo pwedeng walang stability.
Ang agriculture, ginamit ni Lord para ipaliwanag itong John chapter 15. Ito po yung science and practice ng pag-cultivate ng soil para mag-produce ng crops. Okay? Gusto niya, yung crops niya madaming-madami para in preparation sa kanyang marketing strategy para marami siyang kitain. Okay? Productivity po yan. So, nagsimula siya na pinag-aralan niya siguro itong agriculturist na ito, yung farmer nito. Probably, pinag-aralan niya how to cultivate soil. Yung science and art ng cultivation, pinag-aralan niya malamang. Okay? Ayaw niya mag-waste ng kanyang time. Gusto niya, habang nag-aalaga siya, consistent siya, gusto niya ng productive result or gusto niya ng productive fruitful life. Walang sino mang farmer magtatanim na ayaw niya maging walang product. Gusto niya maging fruitful. So, kasi po, pag nagiging fruitful niya, nagpe-prepare na siya sa market. Hindi lang magpatubo, hindi lang magbunga, pero dadalin mo sa market. Yun ang joy. Yun ang ultimate. Yung pag nakuha mo, ibebenta mo. No? Si Bishop Oriel, may experience ako ng konti ng farming kasi nagpapatanim po ako ng palay. Pag nag-harvest na po, ang saya-saya ko. Nakikita ko yung palay, inaane, yung mga palay, ginigiling. Pero ang mas exciting pala, yung pag binibenta mo na, at nagiging pera na yung, ano, yung palay, yung palang masaya. So the goal is not just to be productive, pero makita mo po, ang pinaka-joy ng productivity mo, yung may napupuntahang market na natatranslate mo yung fruit into something. Ha? Hallelujah. Bawal, naging productive ka, naging fruitful ka, nakabili ka ng bahay, di ba? Nagtrabaho ka, nag-business ka, naging productive ka, nakabili ka ng kotse. Yung joy mo, hindi yung pagtatrabaho lang, pero yung nako-convert mo yung fruit mo into something na nagbibigay ng joy sa'yo. Eh yung iba sa inyo, gusto nyo magkaroon ng bahay, hanggang ngayon malungkot ka kasi hindi ka makabili, kasi hindi ka nga productive. Okay? Magbibigay ako sa inyo ng tip. Okay? Ready na ba kayo? Sa verse 5, sabi niya, I am the vine. You are the branches. Malinaw yan. Ako Diyos, ha? Ikaw ay umaasa sa akin. Humihigop ka lang sa akin, ang ibig sabihin yan. Connect sa akin, higop ka sa akin. Because tapos, pag nag-connect ka, huwag kang aalis, ha? Remain in me. And I promise you, I will remain in you. And then sabi niya, you will bear much fruit. Ganda ng deal. It's a deal yan. Ako yung vine, ikaw yung branches. Connect ka palagi sa akin. Because if you remain in me and I remain in you will bear much fruit. And then sinabi niya, paalala ko sa iyo, apart from me, you can do nothing. Ito pong talatang binabasa po natin, nung tinanong ko po ito, yung fruitfulness kasi, result yan ng relationship mo sa Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. No? If you want fruit, not just connect to God, develop relationship to God. Ha? Tandaan niyo po yon, develop relationship to God. Now, pupuntahan ko ngayon yung mga keys para magbunga po tayo. Okay? Kasi this is so important, mga kapatid, no? Kinakailangan po makuha po natin ito. Ano ang mga keys para mag-bear tayo ng fruit? Okay? Sulat niyo po ito. Ha? Number one, isulat niyo. Nabasa niyo? The seed, asan niyo, kapatid? Lagay mo nga yan. The seed must be on the right environment. Diyan magsisimula ang lahat. Di ba gusto mo maging fruitful? Diyan ka mag-start. Environment. Say that word, environment. Alam niyo ba, yung maraming Christian, hindi nila iniisip yung importance ng environment. Ang environment, to illustrate, ganito yan. Ang isda, ang environment niyan, tubig. Tanggalin mo sa tubig, patay. Ang bawat talaman, ang environment niyan, soil. Ha? Sa farming, sabi ko sa kanila, bakit dito sa farm na ito, yung isang ektarya, kaya niya lang ng 190 to 100 sacks? Eh, ba't dito nakagawa ng 150? Alam mo, sabi niya, Bishop, depende po kasi sa soil na tinatamnan niya. Ah, ganun ba? Pag yung environment po kasi nung palay, maganda, kayang kumuha ng 150 sacks. Pero pag pangit po yung lupa, mga 80-90 lang. So meaning to say, in the principle of growth and productivity, nakasalalay ang environment. Ha? Ito ha.
pasensya na kayo ha. Kung may kasama ka ngayon, tingin mo pagsama ka ng sama dyan sa kasama mo, magiging productive ka? Hala, patay. So maghahanap kayo ng tamang environment. Kasi po, willing naman kayong palaguin ni Lord. Kaya lang, nasa maling lugar ka. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Alam nyo ba na may mga kasama kayong bato, simento? Hindi ka lalago doon, bato, simento yun eh. Dapat ang makasaman mo, mga matatabang lupa. Yan. Sema, hindi matatabang tao, lupa ang ibig sabihin. Kinakailangan, grabe ka naman, porque yung tabi mo mataba, sabi mo ikaw ang matabang lupa. Hindi po, environment. Okay, ganito po. Halimbawa po, ako po si Bishop Oriel. Si Bishop Oriel, pagkasama ko po yung mga pastors, ako kasi nag-create ng environment. Pagkasama nila ako, hindi ko sinasayang yung oras nila. Gusto ko pagkasama nila ako, nag-create ako ng environment para sila lumago. Meron ba kayong environment na lumalago ka? Di ba growth pinag-uusapan natin? Di ba? Stability pinag-uusapan natin, tumibay tayo. Sino sa inyo kaya nyo mag-remain in that environment? Stability mo na yun. Halimbawa, ako basic lang, turo ko sa inyo to. No? Nung ako'y bata, kabuborn naging ko pa lang, sinecure ko yung environment ko. Hindi, alam nyo naman, di ba? Ako'y batang fraternity, batang aktivista ako, at ako'y nagda-drugs nung bata. Nung naborn again ako, hindi na ako pwede bumalik doon sa tropa kong mga drug addict. Hindi ako pwede sumama tuloy-tuloy sa mga fraternity, sa activism. Nag-create ako ng ibang environment. Alam mo environment ko? Yung mga Christian sa loob ng isul, binarkada ko na yun kasi alam ko, eto na yung mga bago kong sasamahan kasi sila yung nag-create ng environment ko para mag-grow, mag-mature ako at one day magiging productive ako. So, naghanap ako ng mga Christian. Kaya po, ang tawag ko doon, I connect myself to gospel community. Ha, yung gospel, yung mga naniniwala din sa gospel. Kasi po, pag ang barkada mo, hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala na papunta sa impyerno, hindi sasama ka sa impyerno noon. So, kinakailangan makakuha kayo ng environment. Okay, three environment na kailangan ko. One, I need an environment where I spend my time with God alone. Yan ang una kong environment. Hindi ko minimintes yun, daily devotion. Yan ang environment ko. Kasi pinag-uusapan na every seed must be in the right environment. Pag yung bato, yung buto na ilagay mo sa semento, hindi tutubo. Dapat may matabang lugar na pupuntahan siya. Para sa akin, every morning, daily devotion is the best environment. Pangalawa po, once a week, nagse-cell group ako. Once a week. Nagba-Bible study ako para ma-stir up yung heart ko about the Word of God. Yun ang pangalawa. Pangatlo, nagsisimba ako pag Sunday. Nasubukan nyo na bang mag-commit kay Lord, makipag-covenant kay Lord? Lord, 52 weeks isang taon. 52, ang isang taon po, 52 weeks. Alam nyo ba, sa first year ng pagiging Christian ko, tinatako sa puso ko, sa 52 weeks, kahit isa, hindi ako absent. Alam nyo po ba na ang first 3 years ko na pagiging Christian, wala akong absent pumunta sa church kasi yon ang environment ko. 52 weeks a year, hindi ako umabsent. Nagsimba ako. Kinausap ko yung sarili ko, Oriel, kaya mo? 52 weeks walang absent magsisimba? Umulan, bumagyop, magsisimba ka? Na-challenge po ako. Nadinig ko kasi yung isa kong leader, sabi niya sa akin, Oriel, kain tayo. Bakit? Magse-celebrate lang kasi ako eh. So kumain kami. Sabi ko, birthday mo ba? Hindi. Ano yun? Kasi ito yung aking 52 weeks. Isang taon na akong walang absent sa pagsamba. Ayos to ah. Nung nadinig ko yun, sabi ko, gagawin ko nga yan, walang absent. Alam niyo po, nakatatlong taon akong walang absent. Umabsent lang ako na pang-apat, nalungkot ako kasi nagkasakit ako. Doon po. Nilagnat ako, hindi ako talaga makapagsimba. Eh, wala pang live streaming noon. Sumablay ako, may absent akong isa. Talungin kita, ano mas marami sa'yo, absent o present? Sabi nung iba, o nga, no? Sa 52, ilan ang absent mo? 53. Grabe, sobra pa. Diba? Sino sa inyo gustong pumunta sa environment na naindong kapalagi, walang absent? Taas yung kamay, ha?
Yung bang pagbalik mo, das, yung upuan mo na yan, minarkahan na ng puwet mo. Eto na. Sa next week, ito. Kaya after 1 year, grabe, bakat na letter O, Oriel, nakalagay. Why? Markado na eh. Bakit? 52 weeks. Sino dito yung gusto makipag-covenant kay Lord? Lord, 52 weeks, walang absent week. Itaas yung kamay. Hindi kaya nung katabi mo. Sabi mo nga sa mo, kaya mo, 52 weeks. Oh, starting today, sino magsisimula ngayon? Taas yung kamay. Magko-covenant ako kay Lord. 52 weeks, walang absent. Ha? Ano man ang mangyari? Bagyo, baha. Pag sinabi ni Bishop, may simba. Sabi ko sa mga member nung araw, ang dulos, walang simba pag umuulan na ng apoy. Tsaka bumubuka na yung lupa. Pag bumubuka lupa, umuulan ng apoy. Wala na mo ng Sunday service. Pero kung mga ulan-ulan lang, baha-baha lang, tuloy pa rin ang pagsamba natin sa Panginoon. Taas sa mga 52 weeks people dito, ha? 52. Taas yung mga kagamit, Pastor, 52 days ako dito. Ha? Pagka, anong araw ngayon? Ha? Ngayong June ano ngayon? June 10. Sa July 10, sa next year, July 10, nag-take note ako, isi-celebrate ko yung 52 weeks natin. Ha? Lahat ng makakabuo ng 52 weeks, magse-celebrate tayo together. Ha? Magpapatay ako ng 3 backslider, okay? At magluluto ako ng mga cell group leader na hindi nag-grow. Ha? Biro lang po. Sa araw na yon, sa next year, July 10, 2023, hallelujah, papatayin ko dito yung mga nakakuha ng 52 weeks. At merong reward. Amen. Maghahanda ako ng masarap na pagkain ng araw na yon sa Spratly Island. Hindi po dito. May July 10 will become a great day for you. Sino excited to maintain yourself in the environment? Pangalawa, sulat niyo po ito. Gusto mo mag-bear fruit, maging fruitful ka, ilagay mo yung pangalawa. Every seed, sabi po dito, must be in right environment. Ang una, pangalawa, every seed must experience, ano? Isolation. Nakita niyo buto? Pag sila buto, magkakasama yan. Pero one day, pag itatanim na siya, hihiwalay na siya. Itatanim na siya sa lupa, mag-isa na lang siya doon. Period of isolation po yun. Yung iba, gustong lumago, pero ayaw niyang yung time, yung moment ng isolation. Ha? Isolation means ihiwalay mo yung sarili mo ng konti naman. Halimbawa, taga Quiapo ako, ang dami kong barkada, lahat ng addict doon, tropa ko, holdupper, snatcher, magnanakaw, puro tropa ko yun, batang Quiapo ako. Pero nung naborn again ako, if I want to grow, mag-a-isolate ako dahan-dahan. Hindi kasi kayo lalago, magiging productive, hindi may stable ang life mo, kung ngayon nagsimba ka mamaya, mahihigop ka, sasama ka na naman sa mali, dapat talaga may moment of isolation. Nasubukan nyo bang naghiwalay kayo ng konti nung alam mong barkada na hindi makakatulong sa'yo? Ha? So ang ginawa ko, yung barkadang sobrang kukulit, ginawa ko, para wag ako mahiwalay sa kanila, sinama ko sila sa church. sama-sama na tayo dito. Ha? Kaya lang, hindi na tayo babalik sa drugs, sa inuman, sa yosi, sa sugal. Bakit? Isolated na yung life. Meron dito, hindi ka makalago kasi hindi ka pa isolated ng konti. May period talaga ng time ang buto, isa i-isolate para mag-grow. Ang growth mo, mag-i-start pa rin yan sa isolation. Principle ng farming yun eh. Ha? Meron ka na bang hiniwalay ang tao? Ha? Hiniwalay mo niyang barkada mong mali. Ha? Sabi ko nga eh, yung tinatawag po nating unnecessary people, may walay ka na dyan. Unnecessary place, humiwalay ka na dyan. Unnecessary meeting, humiwalay ka na dyan. Laging merong unnecessary people, unnecessary place, at unnecessary meeting na i-isolate mo na ang sarili mo if the seed is to grow. Handa ka dyan. Akala nung iba, pag naging Christian siya,
Tumanggap na sa Panginoon, nagsimba na nga eh, nagla-life plus na nga. Kaya lang kapatid, pag hindi mo in-isolate ng konti sarili mo, babalik ka sa luma mong buhay. There is a time for isolation muna. Kasi kaya ka nag-isolate, ini-stable mo yung sarili mo. Ini-stable mo mga kapatid, no? Estudyante po ako ng architecture, pagbalik ko po sa taas ng nung building po namin sa New Tech Building, akyat po ako doon. Ano doon, ang dami kong barkada, kaibigan. Pero nakita ko na po yung mga Christian, nakilala ko na sila, mukha nila, natandaan ko, bagamat di pa kilala pangalan. Ang ginawa ko po, in-isolate ko doon sa wrong people, wrong place, wrong meeting, para makapunta ako doon sa right people, right place, and right meeting. Natagpuan ko na lang mga sarili ko, araw-araw, umatin akong Bible study. Doon ako nag-grow. Ibang klase, pagpunta ko po ng enrollment, sabi sa akin, ilang unit ka? Sabi ko, minsan 21, minsan 18. Gusto ko ganito. Pwede ba lahat umaga? O di schedule mo, so papasok umaga. Kasi gusto ko po ng hapon, kasama ko yung mga Christian brothers. Nagli-lead kami ng Bible study. Doon po ako na-stable kasi in-isolate ko talaga sarili ko para doon ako sumama sa mga tamang tao, pupunta ako sa tamang meeting at pupunta ako sa mga tamang place. Isolation. Hindi ka pwedeng lumago kung lagi mong kasama yung mga wrong people, punta ka ng punta sa mga wrong places at punta ka ng punta sa mga wrong meeting. I learned the most anointed word is no. Say that word, no. Lakas ng power niyan. Sama ka, inom tayo, no, anointed. Di ba? Yossi, no, anointed. Ala, punta tayo doon, no. Yung word na no, anointed. The most powerful word is no. No to wrong people. Ano lang eh, sabi nga eh, OQP. What is OQP? Only quality people is what I need. Ulitin ko, OQP. Meron ka na bang OQP? Sasamahan ko yung mga OQP. Only quality people. Sino yung mga quality people na yun? Eh di yung alam mong palalaguin ka, tutubo ka. Are you still here mga kapatid? Can I have a amen? Hindi kayo pwedeng wala kayong quality people. Hallelujah. Puntahan natin po yung pangatlo. Okay? Yan. Ang pangatlo po, every seed must germinate. Say that word, germinate. Ang word na germinate, ang ibig sabihin po nito, the seed must cause to sprout and develop. Magde-develop ka pa eh. Di ba sabi ko sa inyo kanina, you have to be stabilized, establish ka, stable ka, para mag-grow ka. Kasi po, kailangan mo ng time of sprouting, time of development. Eh, paano ko magde-develop kung nasa wrong place, wrong meeting, wrong people? How can you grow and develop yourself? Di ba? How can you grow kung sa pagsimba, hindi ka lagi nagtutuloy? Nag-training ka, hindi mo tinutuloy. How can you grow? Stability talaga eh. No? Ha? Sino sa inyo magsasabi, yung life class ko, 9 weeks lang to, hindi ako absent dyan. Committed na ako 9 weeks. Oh. Sa fifth week nyan, mag-i-encounter na, pupunta ako sa encounter ko. Wala akong papatlangan, perfecting ko yan. Why? Kasi gusto mo mag-germinate eh. Gusto mo mag-sprout. Gusto mo makitang may lumabas na sprout dun sa buto. Gusto mo yung makitang development sa buhay mo. Kapatid, gusto mo makita development ang life mo? Gusto mo bang naglalago ka? The seed must germinate. Kaya lang, environment, kailangan mo, ha? Kailangan mo ng isolation. Di ba? Ito napansin ko. Sa totoo lang, mga kapatid, pwedeng-pwede kayo maging productive. Pwedeng-pwede kayo maging fruitful. Kaya lang, mas pinipili mo yung lugar na hindi ka madedevelop. Kausapin yung mga taong hindi ka madedevelop. Eh samantalang ang dami namang available na kapatid mo sa Panginoon na pag nakipag-usap ka sa kanila, posible kang ma-develop. O tip ko sa inyo ha,
Sa umpisa, yung mga Christian, mukhang corny. Yung mga Christian, napaka-corny na mga yan. Nag-devotion ka ba? Yak. Yung pala, kaya ka pala walang gana kasi hindi mo pa lifestyle. Yung kingdom lifestyle, wala pa pala sa'yo. Pero pag napunta ka na sa kingdom lifestyle, kingdom culture, sa kakasama mo sa community, yung devotion, normal na sa'yo yan. Yung pagbabasa ng Bible, normal na sa'yo yan. Yung pagsisimba, normal. Hindi ka nakukorni yan. Namimiss mo na yan. Bakit? Stable na yung life mo. Nag-germinate na. Kasi po, ang pinakamahalagang word na dapat matutunan nung nagsisimulang Kristiyano ay ang salitang development. Development is germinations. You hear me? The seed must be developed. Kasi po, yung buto, nasa shell yun eh. Pag nilagay mo sa lupa, mababasa yun, ma-germinate, bubuka yung buto, lalabas yung buhay na halaman. Tawag po doon, nag-germinate yung seed. Ibig sabihin, pag bumuka na yun, may mga marka na nagde-develop na. Ha? Pakinig po kayo mabuti. May mga tao dito, may mga marka nang nangyayari sa'yo. Dati, hindi ka nga humahawak ng Bible. Ngayon, binabasa mo pa. Germination na yan. Say amen. Dati nga eh, wala kang ganang pumunta sa Sunday service. Gusto mo mag-Mall of Asia ka ngayon. Sabi mo, ayoko, mas gusto ko magpunta sa church. Germination yan. Sign ng development yan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Dahil nandito siya ngayon, sign yan. Sign na magandang development ang nangyayari sa katabi mo. Di ba? Imaginin mo, makinig kayo ha, hindi ka lang pumupunta, sumama ka pa sa live class, gusto mo pang matrain, gusto mo pang ma-develop, ha? Gusto mo ma-fast track, gusto kong bumilis, gusto kong ma-stabilize, sasama ako sa training. Eh siyempre, pag sumama kayo sa live class training, bibilis yung pag-develop mo. Nakakita ko ng mga Christian, ayaw sumama sa training, ang bagal lumago. Kasi pag magte-training kayo, magdi-discipline kayo. Imagine mo, pupunta ka dito ng 11 o'clock, so, gigising ka ng maaga. Eh, samantalang nung wala ka pang disiplina, sa pag-Sunday, wala ka mong ginagawa. Eto, iba. Nagtataka nanay mo, ba? Anak, parang aga mo ngayon, ha? Nay, may lakad ako. Bakit? Pumunta ako sa aking place of germination. Ha? Doon ako nagde-develop. Doon ako nagde-develop. Sino sa inyo aamen, tuwing pumupunta kayo dito, may nade-develop sa inyong pag-iisip? So, ba't mo imi-miss to? Huwag kang talagang babalik ka dito. Sabi mo nga sa katabi mo, germinate. Aha. Yan po yung power of development. Okay? Lahat po tayo, bago tayo magbunga, nag-germinate muna. Nagde-develop po muna tayong mabuti. Amen. You come into being, but you need to evolve, mga kapatid. You begin to grow, that's why you sprout. Okay? Yung sprout na yon, sign po yun ng development. Sa totoo lang po, tingin ko majority na nandito ngayon, mayroon na kayong mga bakas na kayo'y nagde-develop na. Ha? Di ba yung iba sa inyo, natawa ko yung iba? Pagdating, sabi ng worship leader, magpuri tayo kay Lord. Ba'y nakita mo, lata ka ganun, no? Ha? I surrender all. Tinitinan mo yung katabi mo. Marami, nakataas ang kamay. Ikaw, hindi. Eh, nagde-develop ka na. Tinaas mo din yung kamay mo, sabi mo. I surrender. Grabe, ang tipid naman ang taas ng kamay mo. Eh kasi nagsisimula pa lang. Pero at least may sign na, di ba? The next Sunday, umaten, di ba? I love you. Gumanong ka na, ba na, level. Nag-germinate, di ba? Tapos mayang konti, ganito na, I love you, Lord. Uy, mayang konti, after a month, ganun ka na rin. Kamukha mo na yung kultura ng kaharian na nagpupuri sa Diyos. Di ba? Oo. Oh, eh kanina, nagwa-worship tayo, ba? Nakaganon eh. Normal yan. Hindi pa nag-germinate eh. Ha? Deligan mo ng deligan yan, gaganon din yan. Ha? Tapos gaganon na yan. Tapos mamayang konti, nakaganyan. Ah, hallelujah! Sino rin timbigay todo na pagdating sa worship kay Lord? Kasi yan, nag-grow na, nag-germinate na. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Ha? Dapat, pag nagsisimba tayo, meron development. Pupunta ka sa cell. Yung isa ba, nagpunta ng cell, nakaupo lang. Yung ngiti mo, tipid na tipid. Eh, nag-germinate na. Kamusta na kayo? Nagsasalita na.
nung mga after a month na, ay, may dala akong sandwich para sa inyo. Ba? May dala na rin. Nung isang araw, palibre ng palibre lang. Eh, no? Ngayon, may dala na rin. Nag-germ, nag-grow na eh. Memeyang konti. Pwede ba ako mag-share ng aking experience? Ba? Gusto nung mag-share. Ganun talaga. Pag nag-germinate, makikita mo yung bakas ng development. Ha? Nung unang dating dito, grabe, labas-labas. Labas ang pusod, labas ang hita. Nagsimba. Eh, nung na-born again, naging Christian, tinignan niya yung lifestyle ng mga kingdom people. Makakahiya, ako lang ang labas ang puso dito, ha? Ako lang labas ang hita, ha? Di ba? So, mamayang konti, gumaganon-ganon ka na. Next week ba? Oh, asan na yung puso mo na? Wala ata, ha? Ayoko, tatakpan ko na. Bakit? Hindi bagay sa akin yan eh. Sa kaharian ng Diyos, bawal ang labas ng puso. Ay, naiba na ngayon. Germination eh. Tama? Tama po ba? Yung iba naman, pag nagpunta sa mall, con todo forma, pagdating sa simbahan, nakapambahay. Eh, naturuan ng kingdom culture ba? Pagdating sa simbahan ngayon, formal, maayos. Panlaban to, sabi niya, ito yung aking best outfit in the face of my God. Na iba itsura. Ha? Sabi ng mga kapatid mo, ba't hindi ka na sexy ngayon? Hoy, sexy pa rin ako, kaya lang covered. Taliban na ako ngayon. Yung taliban, yung mata lang nakalabas, di ba? Ganun ang taliban. Tinatakpa na ang katawan. Tingnan mo yung katabi mo yun, ibang-iba na, no? Ha? Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda ng damit, maayos, hindi malaswa, di ba? Sabi mo nga sa kanya, wow, germination ka na ngayon, ha? Pero kita mo naman yung beauty niya. Covered pero beautiful. Di ba? Hallelujah. Palakpakan natin yung ating mga na-germinate na dyan. Ha? Yung mga nag-germinate, nag-de-develop, yun po yung nag-grow, nag-mature. Nag-de-develop, nag-mature. Bigyan ko lang kayo ng isang verse, 1 Corinthians 13, verse 11. Ha? Kasi itong germination, mahalaga po ito. And then siguro sa next week ko na ito itutuloy. Ha? Ano kasi ito eh, 37 ito eh, tatlo lang muna. Okay. Okay. Punta tayo sa 1 Corinthians 13 verse 11. Ano pa sabi dyan? When I was a child, ano sabi? I talk like a child. Ganun eh. Hindi pa develop eh, di ba? Tapos sabi niya, I thought like a child. Pag-isip ako parang bata. And then I reason like a child. Nakita niyo yan? When I was a child, I talk, I think, I reason like a child. Now, ito, sabi niya. When I become a man, I put the ways of childhood behind me. Meron palang ganyang Bible verse. Nung baby tayo, nung bata tayo, nakakatawa yung reasoning natin. Kasi yun ang thinking natin. Share ko lang ito sa inyo. Yung aking ina, alam ko nanonood ka ngayon. Kuwento ko lang ng konti, ma. Yung nanay ko kasi nagla-live stream yan. You know? Alam ko, ma, I love you. Kita tayo sa Butuan next week, ha? Yung mama ko, nung bata ako, parang ang sagana ng palo ng buhay ko. Eh, si Oriel, nung bata, medyo malikot ako eh. Yung nanay ko, pinipigila. Alam mo, ang ina, talagang sagana ako sa palo. Palo. Kami ang konti, palo. Hanggang one day, siya kakapalo sa akin. Alam mo, sabi ko sa kanya, sa pabulong, sabi ko, paglaki ko, titirahin ko rin to. Maliit pa kasi ako, ako nabubugbog nito eh. Naranasan niyo ba yung ganun bata ka mag-isip? Nung bata ka? Tapos sabi mo, pag ako nagka-pera, hindi rin kita bibigyan. Bahala ka sa buhay mo. Pagtanda mo, ha? Pagtanda mo, manghihina ka na. Hindi ka makakahingin ng tulong sa akin. Bakit? Pinagpapalumo ko ng bata. It's payback time. Yun ang iniisip ko. Gagantihan kita pagtanda ko. Pagtanda ko, manghihina ka na. Itutulak-tulak din kita. At hindi mo na ako mapapalo kasi mahina ka na. Sino po nakaalala ng bata kayo gano'n? Ha? Ha? Tumanda ako ngayon. Nagkaasawa ako, nagkaanak. Sabi ko, ang bait pala ng ina ko. Buti na lang siya ang nanay ko. Pag nakita ko yung nanay ko, ma, napakabuti mong ina. Nung bata ko, iba sinasabi ko. Kasi nga, I think like a child. I thought
and I reason like a child. But when I become a man, I put all my childish things behind. Because pag lumalago kayo, nag-iiba po yung takbo ng isip mo. Say amen. Nung bata si Pacquiao, tama isip niya eh. 7, nagboxing. Ano kaya nagboxing si Pacquiao at the age of 54? Sabi niya, magboboxing na ako. Manny Pacquiao ako eh. Pare, mukhang late ka ata ah. Say amen. Kinakailangan, yung mga ginawa natin nung bata, normal naman yun eh, okay na. Pero, kailan ka mag-grow? Kailan ka magmamature? Kailan ka mag-iisip ng ibang isip naman? Kasi nung bata ka, you talk like a child, you think like a child, and you reason like a child. Huh? Now you are old, you become retarded. Ba't naging retarded ka? Kailan tumanda? Mali eh. Nakakita na ba kayo ng mga matatanda na ang mamali ng isip? Mali yung reasoning? Biro mo, high school ka na, college ka na, imbis na mag-aral ka, nagko-computer games ka, ano ba yan? Nakakahiya yun. Are you listening? Ako, baka may magalit sa akin bata dito. Naapakan ko yung mga yan eh, no? Hindi pwede yun. Dapat maging, mag-grow ka, mag-germinate ka. Say amen. Sino rito gusto mag-germinate, mag-grow? Kapatid, bago ang production, ang productivity, ang fruitful, growth muna eh. Usually po ang growth nagsisimula saan? Sa ating reasoning. Tanong, Pastor, bakit ganito reasoning ko? Simple lang. Mula pagkabata, nakuha mo puro wrong information galing sa kalaban. Eh, hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nakakausap ng Diyos. So, wala ka na didinig mula sa Diyos. So, pagpasok mo dito, pinag-usapan Diyos, kaisipan ng galing sa Panginoon. Natutorete yung utak mo. Ba't ganun? Mali ba yun? Mali yun. Hindi naman siguro, nag-computer grade lang ako. Mali ba yun? Mali ba? Di ba yung utak mo lumalaban? Sino ka nararamdaman ko yung iba dito nag-i-struggle? Bakit masama ang computer games? Bakit ano ba? Di ba? Ang computer games po, kung hindi na nag-aaral dahil sa computer games, mali na yun. Marami naman ako nakita nagko-computer games, pero nakaka-best pa sa school eh. Walang problema yun. Reasoning mo talaga, oh. Ang mali, yung nasira buhay mo dahil sa computer games mo. Hindi natuloy yung pag, anong klaseng reasoning yan? That's why I'm telling you, your reasoning is the reasoning of a child. You need to become a man so that you can, all the childish things in your mind will be behind. Iwanan mo na yan, ibig sabihin. Hallelujah. Ha? Yung iba naman, gustong yumaman. Eh, may mga tao gusto nilang yumaman. Ang nangyari sa kanila, puro arteng mayaman na lang. Pero hindi mayaman. Sino rito yung arteng mayaman, pero hindi mayaman? Ang dami. Huwag ka munang umarteng mayaman. Mag-ipon ka, magplano ka, mag-dream ka, mag-start ka ng business mo. Huwag ka munang mag-arteng mayaman kasi hindi ka pa nga mayaman. Come on. Eh, ba't umaarte, Bishop? Yun nga ang reasoning eh. Yun nga ang thinking niya. Yun nga yun eh. They think like a child. Are you listening? They talk like a child, think like a child. And they reason like a child. Ang nanay ko po ngayon is 89, magna 90 na. Pag nakikita ko po siya, nawala sa isip ko na masama yung ina ko. The only thing I can remember about my mother is a very nice mother. Napakabait ng nanay ko. Yun ang naisip ko ngayon. Because during that time, mali ang isip ko because I think and I reason like a child. Maniwala kayo, yung mga gumagawa ng kalokohan ngayon, pagtanda mo, dyan mo na marirealize. Kaya lang, minsan, huli na po ang lahat. Are you listening? Eh bakit hindi tayo mag-germinate habang bata pa lang tayo? Sino may natututunan? Amen. Babalikan ko yung verse, John chapter 1. John chapter 15 verse 1 para i-close ko ng ganon. Balikan ko lang po yung John chapter 15 verse 1. Itutuloy ko po. I am the true vine and my Father is the gardener. So verse 1, ipinapakita dito na si Jesus, okay, ang co-connection na natin at ang nag-aalaga sa atin, ang Father in Heaven.
siya yung master husbandman. Okay? Verse 2. Tapos sinabi niya ganito, you are already clean. Sa verse 2 po. Lagyan mo yung verse 2 kapatid para makasabay ako. Sa aking monitor. Verse 2, he cuts off every branch in me that bears no fruit. Nakita nyo? May tinatanggal sa atin. May kinakat sa atin. While every branch that does bear fruit, he prunes. May kinakat talaga. Ibig sabihin, ang principle ng paglago, may inaalis, may kinakat, may pinuprune. Hindi para saktan ka. Ano sabi ng Bible? So that it will be even more fruitful. Kung aalisin mo yung bisyo mo, kinat sa'yo, normal, kasi magiging fruitful ka. Kung kinakat ka doon sa mga wrong people, kinakat ka doon sa mga wrong places, kinakat ka doon sa mga wrong meeting, may purpose yung Lord. Ang dulo niyan, so that it will be more fruitful. So sa madaling salita, kung gusto mo maging fruitful, may aalisin. Normal po yun. Inalis ako sa Tau Gamma Pi Fraternity, inalis po ako sa League of Filipino Student, inalis po ako sa Quiapo, inalis po ako sa mga friends ko. Pero yun, ang kapalit naman nun, paglago at pagbunga ng buhay ko. So that my life will be even more fruitful. Verse 3. Puntahan po ninyo sa verse 3. Ano sabi po dito? You are already clean because of the word I have spoken to you. Parang sinasabi dito, eh nakinig ka na rin lang ng salita ng Diyos eh. Nasimulan mo na, andyan na. You are already, sabi diyan, tapos na, clean. Pinatawad ka na, nilinis ka na, nadinig mo sa aking salita. Verse 4. Sabi po ng verse 4 ay ito. Lagay mo ngayon verse 4. Remain in me, stability, as I also remain in you. Sabi ni Lord, maging stable ka sa akin, stable din naman ako sa iyo. No, bakit? Walang stability. No branch can bear fruit by itself. Disconnecting to the right connection can ruin your life. No branch can bear fruit by itself. Hindi ka pwedeng mag-disconnect. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Alam niyo po ba na si Satanas, he will do everything to disconnect you from God. But God said, remain. Stabilize yourself. Connect tayo. And then verse 5, ang sabi po ay ganito. Sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. Yun na yun. Apart from me, you can do nothing. So as I read the scripture, nung binabasa ko po ito, nakita ko po, pwede pala tayo maging productive. Pwede pala tayo maging fruitful. Can I have a man? Sino to excited na maging fruitful? Pumunta ka sa environment, i-isolate mo na yung sarili mo, dahan-dahan. Pangatlo, mag-germinate ka, mag-develop ka ng buhay mo. Yung three moves na yan, malaki na idudulot sa buhay nyo. Bakit? Apart from God, we can do nothing. Sino sa inyo boto? Yung sinabi ko sa inyo kanina, environment will be my place. Ha? Lahat po tayo. Yung lugar ng pampalago, dun tayo. Sa inyo po, sino po sa inyo naramdaman nyo yung pagpunta nyo dito sa church ay lugar ng pampalago mo? Amen? Pampadevelop mo. Alam nyo po, gusto kong pasalamatan ng Panginoon dun sa ating mga life class student natin. Ang life class student natin, more than 500 po yan. Nakita ko po, andyan sila. Nag-germinate na sila. Masayang-masaya po ako nung makita ko sila. Kaya nga po, huwag niyong kakalimutan, lahat na po ginawa ni Lord sa atin. Kapalit niyan. Sabi nga eh, bigay din natin yung pinaka-the best natin sa Kanya. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Sino po rito yung bahagi ng 52 weeks na? 52 weeks, walang absent. Daily devotion, tuloy-tuloy ako dyan, ha? Yung mga tropa kong malabo, iwanan ko na yan, ha? Pwede bang awitin natin muli yung buhay natin? Yung I surrender all, awitin natin muli.
And I believe po lahat po tayo sa hapon pong ito ay inihahanda ng Panginoon sa productivity ng buhay po natin. Taas yung kamay na naniniwala, magiging fruitful ang life mo. Na-imagine nyo na ba yung mga ikakat mo? Alisin ko na to. Yung mga unnecessary place, unnecessary people, unnecessary mga friends ko. Oops. Isolate na ako. Mag-isolate na ako ng konti. Why? Gusto ko nang mag-develop ng life ko. Amen. Sino sa inyo pupunta kayo sa level na I will read my Bible, magbabasa pa ako. Gusto ko talaga mag-develop. And because you begin to develop yourself, life will bear more fruit. Can I have a amen? Hallelujah. Sino sa inyo nang gigigil ng lumago? Pastor, gusto ko na talaga mag-develop. Amen. I want to pray for those people na sa hapon pong ito. Gusto ko ipanalangin yung mga taong gusto mo na mag-germinate, gusto mo na mag-grow, gusto mo na mag-develop. Come on, let's develop our life. Amen? Hallelujah. Let's just worship our God.